Kalaboso ang content creator na sila Kastama matapos na umano'y tutukan ng kanyang partner na kapwa vlogger na si Jasmine Supetran at ang anim na buwang gulang nilang anak. Ayon sa balita, alas 4 ng madaling araw nang magpatulong sa mga otoridad si Jasmine upang mahuli sila Kastama dahil sa kasong physical at emotional abuse. Sa live naman ni Jasmine, humingi ito ng paumanhin sa kanilang mga taga-suporta dahil sa tanging pinapakita lamang umano nila ay ang kanilang masayang pamilya sa harap ng kamera. Anya, ayaw umano niyang siraan sila Kastama sa publiko. Kaya naman, tinitiis niya ang lahat ng mga ginagawa nito sa kanya. Regarding dun sa mga business namin, yung mga customers namin, yung mga buyers namin na hindi ko pa nare-replyan, hindi namin nare-replyan, konting unawa po, babalikan ko kayo. Yung mga orders na hindi pa namin na-ship out, yung mga products na bayad na po, bigyan nyo lang po ako ng ilang araw. Aasikasuhin po namin kayo. Aasikasuhin ko po kayo. Umingi po ako ng pasensya sa mga nag-PPM at hindi nare-replyan. Kung hindi po kaya mag-entay, re-refund na lang namin yung mga pera nyo. Wala po kaming itatara sa inyo, wala po kong kukuhanin sa inyo, wala po kaming hindi ibabalik sa inyo. Konting oras lang po, konting unawa. Di ako makapagbigay ng statement, guys. Alam ko wala makakaintindi sa akin ngayon. Pero sa sooner, maintindihan nyo, malalaman nyo din yung lahat. Nag-live lang po ako para sa mga binentahan namin, sa business namin na watch, sa business namin na clothing, sa business namin na cap, ng mga perfume. Lahat po ng orders nyo, ipapaship out ko, re-release po namin. Magpapatulong lang po ako. Yung mga hindi na po kaya mag-antay, papa-refund ko na lang po. Humingi pa ako ng pasensya. Hindi na asikasi yung mga orders mo. Hindi ko din po gusto ito. Hindi po. Hindi po ako makakapagbigay ng statement. Gusto ko lang po mag-live kasi yung mga buyers and orders nila. Thank you.
I'm sorry guys kung puro good side lang yung nakita nyo sa amin. I'm sorry kung di ko na-spill out yung mga bagay na negative sa amin. Kung yung mga good side lang yung nakikita, yung pinalalabas ko sa mga content ko. Hindi po lahat ng mga nakikita nyo. Totoo. May mga bagay po kayo hindi alam. May mga bagay kayo hindi ko naikwento sa inyo. Kasi ayaw po namin, ayaw ko mag-share ng negative. Gusto ko lang sana maayos, masaya lang. Kaya hindi ko nilalabas yung mga away namin kasi hindi na para ilabas yun. Humingi po ako ng pangunawa doon sa mga naging buyers, customers namin na hindi ko nabigyan ng oras nitong mga nakaraang linggo. Ibabalik po namin yun. Ipapaship namin yung mga binili niyong items. Yung mga watches, yung mga clothes. Sa pamilya niya. Hindi ko sinasabi lahat. I'm sorry sa mga nanonood. Hindi ko sinasabi lahat. Thank you.
Pasensya na kayo. Hindi ko kayang ibigay lahat ng detalye. Nalang masasabi ko, ginawa ko yung best ko. Ginawa ko lahat ng makakaya ko. Hindi ko gusto to. Babalik po namin lahat ng mga binorders nyo, lahat ng pera nyo sa business na binigyan nyo sa amin. Sana intindihin niyo muna lahat bago kayo mag-comment. Hindi din madali para sa akin. Sorry sa lahat ng mga lumabas ngayon. Hindi ko din po gusto to. Hindi ko din gusto to. Ulitin ko lang po, mag-end live na ako. Yung mga nakabili sa amin, sa business namin, asikasuhin ko po kayo. Bigyan nyo lang ako ng araw. Babalik po namin yung mga pera nyo, i-refund ko na lang po. Sa mga kapag-antay po, ipapaship out ko na lang po. Umihingi ang konting oras sa pangunawa. Pasensya na po.